Orasyo Emperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Inang sakdalinis kami ay ihingi sa Diyos sama namin bawang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa mga nasa labas po, marami pang pwesto o espasyo dito sa loob ng simbahan. Pwede po kayong pumasok. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. Ang paglilihi kay Maria na naging malaya sa anumang bahid ng kasalanan, bahagi ng plano ng Diyos upang karapat-dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang katapatan sa pagtupad ng pangakong supilin ang kasamaan. Sa pagsugo niya sa kanyang anak na si Jesus, minarapat niyang makibahagi si Maria sa misyon ng kaligtasan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan.
Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Heso Kristo, buktong na anak ng Diyos, kortero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan, Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birheng ipinaglihing walang minanang kasalanan at siya'y binukod mo para huwag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya'y laging maglalaban.
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang pinutupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay sa kanyang panukala at kalooban. Mangyari ito nang kami hinirang niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwi na. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinararoonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka,
ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi niya sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 8, Kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria o Immaculate Conception. So kailangan po mas ano lang, no? Kasi minsan hindi tayo aware, no? Ano ba itong Immaculate Conception? No? Kundi, ito po ay ipinagdiriwang ng simbahan na kumikilala sa mahal na Birhen na siya talaga ay bukod na pinagpala. Siya po ay ipinaglihing walang bahid ng kasalanan. So pinaglihi siya sa yung nanay niya nung nagbubuntis o ipinagbubuntis si Maria ay talagang pinangalagaan na ng Diyos dahil nga si Maria ay nakatakdang o bahagi ng plano ng Diyos, siya ang itinakda para maging ina ni Kristo ng poong Jesus Nazareno. Kaya sa sinapupunan pa lang ay inalagaan na o prinotektahan na hindi magkaroon ng kahit anong bahid ng kasalanan. Kasalanan na minana, kasalanan na ginawa, no, ng mga unang tao o ng mga tinatawag nating una nating mga magulang. Malinaw po ba? So, si Maria ang ipinaglilihi. Si Maria yung ipinagbubuntis. Iba po yung si Maria ang naglilihi. So, sa Ebanghelyo natin, si Maria yung magbubuntis na. Si Maria yung magdadalang tao. Sa Immaculate Conception, si Maria yung ipinaglilihi pa lang. Okay po ba? Okay. Tingnan po natin ako ano po ba ang pwede nating matutunan sa ating mga pagbasa ngayong ipinagdiriwang natin itong kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Sa unang pagbasa, narinig natin yung pagkakamali o pagkakasala ng unang tao, si Adan at si Eva. Si Eva na tinatawag na ina ng sangkatauhan. Ano po yung bahagi dito, no, na dapat nating makita? Nagkamali sila at sa pagkakamaling iyon, ano ang ginawa ni Adan? Yung Diyos ang tanong na, bakit kayo nagtatago?
Sino nagsabi sa iyong hubad ka? Anong ginawa ni Adan? Sinisi yung babae. Tayo kung tutusin, sinisi pa ang Diyos. Eh kasi, yung babaeng ibinigay mo sa akin. Nakuha niyo po? Nagkamali si Adan, pero yung namutawi sa kanyang bibig, eh kasi ikaw eh, yung binigay mong babae sa akin eh. Tapos, sabi niya doon sa babae, bakit mo naman ginawa yon? Eh, kasi yung ahas eh. Nakuha niyo po? Itong isang pinakamalaking problema natin. Sa tuwing tayo po ay nagkakasala, sa tuwing tayo po ay nagkakamali, nahihirapan tayong akuin ang responsibilidad ng ating pagkakamali. Eh kung tutusin naman, desisyon mo yan. Desisyon natin ito. Bakit tayo nagkasala? Bakit tayo nagkamali? Desisyon natin yan. Huwag natin sabihin, napilit ako eh. Kahit anong pilit nila, at the end of the day, mag-desisyon ka pa rin, magpapilit. Eh, ang hilig natin, isisi. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, yan ay desisyon natin. Siguro, may mga pagkakataon na hindi natin kontrolado. Okay? Minsan may ganun po, no? Hindi ko talaga ginusto eh. Hindi natin kontrolado. Pero pagkatapos nun, meron ka ulit pagkakataon, itama, may pagkakataon kang ayusin. Pero dahil namuhay tayo doon sa blaming na tinatawag, kaya hindi natin na itatama at naaayos ang ating pagkakamali. Kaya nga ito yun, no, sa Ebanghelyo, o sa unang pagbasa, walang umako ng kasalanan, walang umako ng pagkakamali, walang umako ng responsibilidad. Kaya nga ito, napakapalad natin dahil kay Maria, umako ng responsibilidad. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Nandun yung pakikinig, no? Natutong makinig sa Diyos. Eh, sa umpisa pa lang naman, no? Sa unang pagbasa, sa aklat ng Genesis, hindi nila pinakinggan ang Diyos, hindi nila sinunod ang bilin ng Diyos. Lahat naman, di ba, no? Sabi nga, lahat inyo ha, lahat pwede niyong kainin, maliban dyan. Pero nakalimot. Pero si Maria, sa Ebanghelyo, sabi ng anghel, makinig ka, ha? Nakinig. Ano nangyari? Nasa ikatuparan ang plano ng Diyos. Inako, kahit anong biruin mo yun, ikakasal na eh. Tapos ngayon, magbubuntis nang hindi pa sila kasal. Pero nandun yung kanyang pagtalima, pagsunod sa Diyos. Kaya nabago ang kwento. Nabago. Nagkaroon ng panibagong simula. Na lahat ng pagkakamali, no, ng mga sinaunang lahi, kay Maria, nagsimula ang bagong kwento ng pagtatama. Di ba? Pagtatama na ito. Kaya maganda rin po, maintindihan natin, sabi po sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, arabang imbis na magreklamo tayo, ang paanyaya niya, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil inirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Tandaan po natin, hindi ka malas. Hindi ka ipinanganak sa mundong ito
para maging problema, hindi ka ipinanganak, hindi hinayaan ng Diyos mabuhay ka para maging problema. Huwag mong i-entertain yung mga sinasabi sa iyo na malas ka. Minsan kahit mismo mga magulang, pagkakamali nila, ipinaparamdam sa iyo, ipinaparamdam sa mga anak na sila ay problema, hindi biyaya. Ngayon, pakinggan mong mabuti, isa kang biyaya ng Diyos. May plano ang Diyos sa iyo. Pero kailangan mo nang itigil yung paninisi. Kasi kung hindi, ang pagkakamali ng magulang, uulitin mo lang. Uy, ising. Di ba, tingnan nyo, no? Ano ba nangyayari sa inyo ngayon? Di ba yan din ang nangyayari o nangyari sa mga magulang mo? Sa mga kalahi? Pero hindi ibig sabihin, eh, ganito lang kasi kami, ganito lang kasi mga magulang ko eh. Ganito ka na rin. Desisyon mo yun. Ikaw ang nagdesisyon. Kasi nga, di ba, binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos mag-isip, mag-desisyon. Sa bawat paggawa ng desisyon, kailangan kaakibat nito ang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos. Sana naman ngayon, no, sa pagkakataong ito, marami sa atin dito matanda na, no? Nagkaedad na, nagkakaedad na. Ha? Walang mangyayari kung patuloy nating isisisi sa nakaraan, isisisi sa mga magulang, kung bakit ganito ang buhay natin. Kasi marami ng pagkakataon ang ibinigay ang Diyos at patuloy na ibinibigay ang Diyos para maging tama ang ating mga desisyon. Ngayon na. Pero kung ayaw nyo pa rin, eh sana naman, wag na natin ipasa sa mga susunod na henerasyon ang pagkakamali natin. Meron tayong huwaran, nandyan si Maria. Dahil dun kay Maria, no, sa kanyang pagtalima sa Diyos, nagkaroon tayo ng Poong Jesus Nazareno na naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Naging masunurin para itama ang pagkakamali ng tao at para iligtas tayo mula sa kasalanan. So ngayon, no, sana po sa tulong ni Maria, humingi tayo ng gabay para lubusan natin matanggap na ang ating mga pagkakamali. Dahil dun lang naman sa paraang yon, natin maaako ang ating mga responsibilidad. Responsibilidad na itama at ayusin ang mga bagay na hindi mabuti, ang mga bagay na hindi nakakabuti sa ating pagsunod sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at upong sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, inirang si Maria bilang makabagong Eva. Tanda ng bagong simula ng ating paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, si Broderick na ating tagapangasiwa, mga pari, diakono at relihiyoso-relihiyosa, lumago nawa sila sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga bansa, marating nawa natin ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at kapatiran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano, maging gabay nawa natin si Maria sa ating paglalakbay tungo sa Diyos sa isip, puso, diwa at panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bansang Pilipinas, pueblo amante ni Maria, o bayang sinisinta kay Maria, maiadya nawa tayo sa anumang uri ng sakit at makamit ang lubos na paghilom. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, kalak at kapayapaan, nawa ay kamti. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan, kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Inilulhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos sa kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at uwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lawak ng dagat na aking tinatawid, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasambit. Hanap-hanap ang pangako ng iyong lambing, inaasam sa tuwi na'y nasa iyong piling. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan kong lagi lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo, kami patuloy na magmamahal sa'yo. Sa araw-araw na paglusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko ang lagi lingap mo't yakap. Salamat Maria sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin.
Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na magmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagtatalaga ng Pilipinas kay Inang Maria. Kalinis-linisang Birhen Maria, ina ng Diyos at ina ng simbahan, ikaw ang ina na aming bansang Pilipinas. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Iniaalay namin ang aming sarili at ang aming bansa sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Inialay namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Amang sa langit. Inialay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ng Diyos at mabuhay kami, hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pag-aalay na ito, pinakamamahal naming ina, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo. Ikaw na pinakaganap na Kristiyano upang matapos naming mailaan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal
namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilunwalhati ka namin. Isang magandang araw po sa inyong lahat para sa maayos at organisadong paglabas.